Sa mga idol, ayusin muna ulit natin yung dream. Papalitan natin ng gulong, gawa ng gatuna, tsaka lagi na pa-flat. Tapos si Cheche, chill na rin natin. Itong isa, nagkakanlong pa ng hangin. Matagal naman lumambot, pero biyak-biyak na din. Kaya papalitan na. Itong isa, lagi ng flat. Pagkaka-bomba, flat agad. Malaki na yung biyak sa gilid. So, yan ang talagang kailangan ng palitan. Many tic-tacs later. Ito na, nakabili na ako. Pinakabit ko na din. Ang binili ko lang ay Leo tire. Gawa ng irlangan tinda doon sa napunta kong shop. Gawa ng agawang pumunta ng bayan. Eh, okay din naman niya tato dahil ito yung mga bandang ginagamit ng mga sa tricycle. Ang binili kong panglikod ay 70-80. 430 pesos ang bili ko. Tapos ang sa harap ay 60-80. 330 lang yata ito. Tapos bumula ko isang interior. 100. So, ikabit muna natin to bago natin i-change oil. Tapos pag na-change oil, tsaka natin palitan yung upoy siguro sabay na habang nag-change oil, papalitan natin ang alalagyan natin ng gasket yung tambutsyot, ang lakas ng singaw. Tapos ipakarwash natin. Ang daming kailangan palitan. Ang daming makalawang. Yung center stand talagang palitin na. Yung mga chain at saka sprocket medyo matalas na rin. Palitin na rin yan. So unti-unti. Wala tayong pambigla. Kabit ko muna tong gulong. Yun yung frame na pinipintrahan ko. Coming soon video niyan. Okay, sarap naman. Sunod siguro nating project tong mga rin dahil puro makalawang na. Buros tanggal din pala isang rayos. Kaya ngayon ko lang napansin. So yan o, putol. Nakasingit lang. Puro kalawang na spokes. Butas na rin tong sa may pito. Ang laki na ng butas. Malala na rin tong corrosion dito. So, hindi ko alam kung paano pang gagawin dito. Pero kung mag-convert tayo sa disc brake, papalitan din naman tong tinidor tsaka tong mga hubs. Kaya, hindi ko muna ginagalaw. Pinag-iisipan ko pa kung anong gagawin dyan. May pinagpalitan yung kapatid ko na tinidor at saka hub ng sa XRM, so inisip kong gamitin yun, yung lowers lang ng tinidor kung kakasya, tas yung hub nag-iisipan ko pa. So nakabit ng gulong, change oil muna natin, i-drain muna natin. Ilang araw na itong hindi napapa-start. Ito lang naman yung drain niyan, tatanggalin lang itong isang nut dito, malaki. So, maluwag na. Ay, putek. Sa kamay ka pumunta. Wow. Walang langis. Amazing. Ganun. Pero tingnan ko naman sa dipstick to, mayroon pa. Yun! Nagbabakyum sa sobrang lapot na siguro. Tinanggal ko tong takip ng dipstick. Yun, biglang lumabas. Ang itim! Ang lapot! At ang dami! Mukhang aapaw ah. Yari, patay tayo, aapaw. Tapos, hindi na iyo pag ganyan papatak-patak na.
tinatagi-tagil yung motor para masaid. Oh my god, it's umaawas already. Tulo. Okay, so takpan na natin para masalina na. Para mapastart na natin ulit. Hindi kailangan masyado mahigpit yan. Baka malustrid dahil aloy lang tong crankcase. Basta lumapat at hindi yan natulo, okay na yan. Ang binili ko lang is ay ito lang, Petron na 40. More lang to, 80 pesos. 180 lang yata ito. Isang litro. So, wala nakasulat dito pero ang pagkakatanda ko dati sa mga XRM, mga kasinlakad rin naman ito makina, ay 800 ml lang ang ilalagay. So magkitira tayo ng konti. May tirang hanggang dito. Check muna natin bago natin dagdagam. Lampas po hanggang dito. Kala ko kulang pa yun. Labis na, baka sa, dapat 700 lang. Eh nandiyan na, ayan mo na. Baka i-change oil ko rin naman agad to. Kaya mumurahin lang muna, bilhin ko lang guys. Dahil nga sa tagal na hindi na change oil, gusto ko munang hugasan. So start natin at tingnan natin yung singaw. Kalati mo muna. Wala na. Pili muna akong gas. Wala palang gas na tuyo. Ramdam ko na may hangin dito sa labas dito sa part na to eh. Yung dito pa na. Parang butas yata itong biyakan dito. O, kalasin muna natin, tinatin kung ano. Parang may butas. Yung mismong tambutso. Ay, butas nga ang balang niya. Chwing, chwing, chwing. Hindi pala gasket. Pumili pa lang ng gasket. So sana kira ayusin. Kailangan pala natin kailangan niyang bumili pa naman ako nito. Gasket. Hindi pala siyang sira. So yun na muna, ipapakarwash na muna natin. Kakain lang muna ako. Okay. So tara, pakarwash muna. Tapos diretso na ako sa pinapatayon sa restaurant namin. Kuhan ng kuhan. Duty na, 11 yung nagbubukas, mag-11 na. Nauna na si Mrs. Napakarwash muna ako. Dahil sobrang dumi. Medyo maraming nakalampag dito sa ulo na to. Unti-unti natin yung ayusin. Sa ngayon ay gulong muna para lang muna magamit. Tsaka siguro race to. Titingnan natin, dami kasing kailangan gawin eh. Wala akong budget na pamigma. We'll be right back.
So yan, tapos na car wash. Parang ganun pa rin ang itsura. Luminis naman. So kita na natin ngayon yung talagang gasgas at saka hindi na dumi. Yan o, ang daming gasgas. Yan, kitang-kita na rin yung mga kalawang talaga. Yung mga kailangan palitan. Yung chassis, parang gusto ko tuloy baklasin yung buong chassis dahil mukhang makalawang. Dapat siguro pinturahan yung chassis. Kailangan sigurong i-buffing tong ano, tong mga fairings gawa ng kuan. Na-oxidize na to. Wala nang kintab. So ibabuffing siguro na susunod. Basta ang dami pang gagawin. Hindi ko pa lang kung unahin ko. Basta unti-unti. Wala pala itong mga tornilyo, kaya palang iingay. Kalampagan, no? Maluluwag. Ito, maluwag, kulang. Iingay niyan. Tapos nagbabackfire papalusong. Nandito na ako ngayon sa ano namin, sa restaurant. Ilalagay ko yung link sa description box sa baba ng restaurant para malike niyo yung page. Kung mapapadpad kayo dito sa Tanawan, Batangas, pasyalan niyo to. So, pinipinturahan ko na ngayon yung dating frame na polished, yung binuo natin dati na nasa Dubai ako, yung ginawa ko rin DJ setup. Pinipinturahan ko na. Pero boss na lang ginagamit ko, budget paint lang, naisipan lang. Tapos bubuuin ko na ulit ng budget build lang. So, abangan nyo yung video sa channel. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe for more bike related and motorcycle related na rin siguro. Dahil nga dito sa dream na project natin. So, yun lang. See you again next time and ride safe everyone.